Juni Sorsano. Hi, Juni! Hello, Sir Juni. Naka-mute si Juni. Ayan. Go ahead. Hello po. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. It's morning. Actually 6:24 in the morning dito sa Dubai. So, sobrang ano pa. Morning. Pero I'm very happy na of course mga kapuso ang makakasama ko this morning. Ayan. So, Happy New Year to everyone. Okay, I'm very excited now with my questions. So I'll start with ano po, with Joe. My question is, ano ang feeling na may panibago kang soap na title role ulit at gaano na sa challenge character mo ngayon? Kasi, alam mo, I'm watching yung mga teasers sa YouTube and all. Sobrang nakakatawa at nakakatuwa at sobrang daming lesson kasi sa Little Princess. So, kaya kailangan ko marinig sa'yo. Hello po sa inyo. Happy New Year. And very challenging po sa akin kasi ang dami naming similarities ni Princess. So, kailangan ko pa rin i-differentiate kung sino si Joe and sino si Princess. So, ang dami talaga, halos pareho lang kami. Kaya sobrang na-challenge ako gawin siya. Mas nagkaroon ako ng drive na pagbutihin yung pag-portray sa kanya. And as well, very grateful po ako na lagi akong nabibigyan ng mga roles na inspiring. So, thankful po talaga ako sa lahat ng sumusuporta. Ayun. Thank you so much. Basta good luck, good luck. I'm very happy talaga and excited for Little Princess. So, ito naman, para sa lahat ng cast, my question is, okay, how can you relate sa character nyo at paano kayo nagpi-prepare for your roles? Yan, for this is for the rest of the cast. Okay, ako na, unahin ko na rin po yung sagot ko. Okay, yung akin po, kasi nga, dahil halos pareho kami, hindi ganun, doon lang talaga ako nag-concentrate kung paano ko i-differentiate yung kakulitan ni Joe sa kakulitan ni Princess. And as well, yun, marami pong nag-guide sa amin. Nandun yung director and may acting coach din kami. And kami sa isa't isa as a cast, nag-uusap kami lagi kung paano namin gagawin yung bawat eksena. Tama. Ayan. Adyo. Ikaw naman, Rajon, how do you prepare? Hello, Sir Juni. Happy New Year sa'yo. Happy New Year. Napaka-fresh nyo kasi ano ka si Juni, ako naman si Rojuni. Oo nga. Ayan na. Yan, Sir Juni. Actually, para sa akin, may similarity din talaga si Jackson kay Rojun. Kasi si Jackson, grabe siya magmahal. So, gagawin niya ang lahat para protektahan niya si Princess. Kasi lumaki siya, syempre, kababata niya si Princess, best friend niya si Princess. So, gagawin niya ang lahat para protektahan si Princess, alagaan niya to. Si Rojun kasi ganun din yan, ha? Makulit yan, malakas yan mang asar. Pero sa mga panahon na nakailangan mo siya, hindi ka niya iiwan at lagi siyang nandyan sa tabi mo. Yun po. Nice. And syempre, thankful din ako kay Ate Shine kasi sila talaga yung mga nag-guide sa amin, Ate Angelica de la Cruz, syempre, mga directors namin, si Direk LA. So, ang maganda sa cast namin, para kaming isang pamilya. So, bago namin gawin ang eksena, pinag-uusapan namin. At sa sobrang close namin, naging natural na lumalabas sa mga eksena. Oh, that's nice. Okay, thanks. Wancho? Yes. For me naman, a lot of help was given to us ng production. They really did a good job explaining to us what they wanted to see. Similarities wise konti but not all. Si Damien ay very mysterious at inner siya mag character. Ako very expressive kasi ako eh. So yun yung mga binigay na directive sa amin at I'm very happy about, you know, yung similarities namin sa you good and bad naman. So excited na ako mapanood nyo. And thank you so much. Siyempre, ang idol ng lahat, Miss wow. Angelica. Hello po. Happy New Year. Happy New Year. Happy Year po. Ako, I'm similar to Elise. Medyo may pagkakapit kami ni Elise, kaya nag-enjoy ako na nagampanan siya. Tapos, yung mga directors namin and our yung mga boss, binigyan nila kami ng freedom para
gawing mas makulay yung mga characters namin. So marami kami mga ad-libs, marami kaming yung kung anong gusto naming ilagay dun sa character. They gave us freedom. So enjoy. Napakasarap i-portray ng character ko. And napakasarap na ka-eksena yung mga kasama ko. Kasi kagaya nga na sabi ni Rojun, parang pamilya na kami. Kaya mas natural yung dating. Okay. Ayan, thank you so much for your all of your answers. Ito naman siguro, my next question na lang is para din yung mga viewers natin can also relate, no? Since kumbaga lahat kami, we are idolizing you, following you social media, lahat ng mga ginagawa nyo. So now my question is for everyone din, ano yung goal nyo ngayong 2022? Ayan, and at the same time, ano yung mga natutunan nyo from last year na gusto nyong dalhin this year? Kasi di ba, alam naman natin, still ongoing pa rin yung pandemic, but then everybody are trying to cope up na, yung iba nga medyo adjusted na rin ng konti. But unfortunately, may ilan pa rin hindi nakaka-recover. So maybe with your goals for 2022, baka matawag nito, they can also learn from you. So any cast can answer yung question. Okay po, I'll go ahead na ulit. Okay, sige. So yung goal for 2022 and then ano yung things that you learned from 2021 na gusto nyong dalhin this year? Okay, ako po ang goal ko for 2022 is to take more risk and live my life to the fullest talaga. And yung binaan ko naman from 2021 is yung life is short. Sa isang igla pwedeng mawala sa'yo lahat. And kailangan mong pahalagahan yung bawat araw with people you love and with the things that you do. So dapat lagi nating gawin yung mga bagay with our whole heart and 100% that. Correct, correct. Thank you. Amen. Sino next? Sige, go ahead. June. Sino, June. Okay, sige ako. Siguro para sa akin ngayon 2022, syempre gusto ko mas maging masayang 2022. More time with my family. Syempre kasama si Dan, si Baby Joaquin, ng mga brothers ko. And syempre, papahalagaan ko ang aking kalusugan dahil syempre lalo na sa panahon ngayon, kailangan talaga natin maging fit and healthy para mas malakas yung pangangatawan natin. At syempre, ang nabaon ko sa 2021 na gusto ko pa rin ituloy, ang dami kasing pagsubok na dumaan sa atin. Pero syempre, kapag may faith ka kay Lord, so hindi mawawala yung pagdasal ko kay Lord and mag-trust lang sa Kanya. At alam ko na hindi niya tayo pababayaan at magkakaroon tayo ng magandang future. Amen. Correct, correct. Oh, sige, ako na next. Okay, ayan. Please. Kagaya ni Joe, 2021, I've lost a lot of loved ones noong nakaraang taon. Kaya, siguro mas pahalagahan din yung mga tao sa paligid natin, yung mga mahal natin sa buhay. Alam mo yun, we should love them like we're gonna lose them. Kumbaga, todo bigay, ganun. Mm-hmm. Para lagi. And we should take good care of our health because yun ang pinaka-importante sa ngayon. Tsaka 2022, magagawin ko sa 2022. Magbabalik-alindog? Yes, why not? Sana? Yeah, so, ako na lang yata, titira. 2022, I'm looking forward to, parang lahat ng sinabi ni Rojun, rings true to me to spend time with my family. Syempre kasi my son is turning one this year, kaya maraming mga first kaming inaabangan. Maliban doon, growth as a person, na binaon ko naman both 2020 and 2021. Syempre, I'm sure marami sa atin at or kung hindi man, lahat tayo nahirapan ng buong 2020-2021. At dahil doon, I feel that I'm renewed, mas nag-strengthen yung character ko dahil pinagdaanan ko yung tribulations na yun. So, having said that, new beginnings, katulad ng sinabi rin ni Joe, new beginnings, more risks,
exciting times at hindi lang basta, although hopeful ako, very hopeful ako na mawala na tong pandemic at this all goes away, but how can we make our days count while we're here at you know, lockdown and all these restrictions ahead of us. So making the days count and loving God and loving others, pinaka-importante. That's true. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Miss Angelica, to Jewberry, Wansu, and Rujun. And syempre, good luck sa lahat ng mga cast ng Little Princess. Expect that I'm going to help you guys in promoting your show, not only just in Dubai, but syempre, sa buong Middle East. Kaya, thank you so much and Happy New Year to everyone. Yes, thank you, Sir Juni. Pwede tayo magpadala ng gasolina dito sa amin. Ayaw mo ng dates? Gasolina talaga, Wancho. Dates nga, iniisip ko, dates. Uy, Juni, thank you ha for waking up. Thank you so much. Good morning. Good morning. At sa mga taga-Dubai, aside kay...